channel. At ngayon, naisip natin na pag-usapan itong tungkol sa pagbagsak ng ekonomiya. Grabe, lahat tayo apektado nito. Kami nga po dito sa ibang bansa, nagmamakawa kami doon sa, sana kasama kami doon sa ayuda. Yung inaantay namin $200. Kasi karamihan nabibigyan yung mga undocumented lang eh. Siyempre, unfair naman yun kasi, bakit ganun? Napaka-unfair. Kasi nagbabayad rin naman kami ng tax. Yun. So, pag-usapan natin itong mga bagay na kinabagsak ng ilang mga negosyo. Marami, no? Sa food industry, sa entertainment, sa food industry kasi mga walang lumalabas. So, mga restaurant, wala silang trabaho, mga empleyado, walang sahod. So, malaki talaga yung iging epekto nitong COVID na to. Tapos yung sa mga travel, sa mga airlines, pag walang airline, syempre, walang booking office, di ba? Yung mga tourist guide, mga walang trabaho, maraming na wala ng trabaho. Pero ano ba yung mga kumikita pa rin, kahit may ano, kahit ganitong may pandemic. Siyempre, kumikita pa rin yung mga tindahan na maliliit. Tindahan, mga grocery store, kumikita pa rin sila. Kasi kahit pa paano, may mga lumalabas pa rin naman, diba? Tapos yung mga farmers, nag-aalaga ng mga manok, mga babo, yan. Although mahina, pero kumikita pa rin sila. Tapos yung mga nagta-tricycle driver, di ba? Siyempre, hindi mo naman maiwasan. May babiyahe at may babiyahe. Nakakukuha naman sila ng quarantine pass, lalo na dyan sa Pilipinas. So, ano. Tapos mabenta ngayon yung tindahan ng bisikleta. Yun. Kasi marami bumibili ng bisikleta ngayon. Di ba? Pwede siyang pang ano. Kasi hindi naman masyadong ganun ka ano. Hindi naman totally na hindi ka nalalabas. May oras lang, diba? Mula 6 a.m. yata to 6 p.m. sa Pilipinas. Yun. Lang yung oras na labas nyo. So, sana mag-isip-isip tayo ng mga pwedeng negosyo after ng COVID o habang may COVID. Diba yung mga free delivery ng products nyo, online shop na may free delivery. So, halimbawa, sa halagang 300, free deliver na yung mga groceries nyo. Siguro magandang idea yon na negosyo ngayon. Mga lalamove, mga ganon. Siguro pwede yun sa mga probinsya, no? Lalo kung meron kang scooter, kagaya ko, may motor ako. Siguro kung nasa Pilipinas ako, magagamit ko yun sa mga ganon. Mag-online business ako. Mga online business pa to ngayon, diba? Tinda ng bigas, gulay, deliver nyo. Isda, siguro, kung meron kayong tawag doon, tricycle, kaya yung motor nyo, palagyan nyo ng parang kariton, hindi ko alam kung anong tawag doon, pero pwede yun gawing pang negosyo. Ngayong isda nandoon, ilalako nyo. Nagpipermit na lang sila ng quarantine pass, basta may social distancing. Actually, ngayong piso wifi ko, pinapasaran rin ng barangay kasi iniwasan din yung kumpul-kumpul daw yung mga kabataan. So, ayun, sinara nila. Pero may certain time na kailangan talagang mag-internet ng ibang kabataan, syempre, na babagot. Tsaka yung iba, nag-YouTube, kailangan nila mag-upload ng video. Syempre, kumikita rin sila dun. Tapos yung iba, nag-online shop. So, ang ginagawa na lang, pinasok yung piso wifi sa loob ng bahay, tapos yung mag-wifi, pinapapasok na lang doon sa bahay. Yun, para medyo hindi sila masisita ng mga sundalo doon sa aming barangay. Kasi po yung barangay namin, malapit lang sa kampo. So, ang nagbabantay talaga doon mga sundalo. So, yun nga, daming issue tungkol dito sa COVID na to. May mga nagpo-protesta, may mga yung nagkaroon pa nga ng traffic dun sa SLEX ba yan? Sabi ko, bakit ganun yung pagpapatupad ng ECQ sa Pilipinas, hindi yata masyadong effective. Ba't nagka-traffic pa? Diba? So, sa usapan ngayon na higpitan lalo. Higpitan siguro. So,
Napapaisip tayo ngayon kung yung mga estudyante ba natin makakapasok pa sa pasukan, kailan ba magiging pasukan, hanggang kailan ba tatagal yung mga budget natin, karamihan umaasa na sa rasyon. Yung mga nasa bundok-bundok na lugar, maswerte sila, lalo kung may tanim sila, hindi sila masyadong apektado. Diba? Pero mga nasa syudad na umaasa sa trabaho, sa kumpanya, sa mga pang-araw-araw na kita, na pangkabuhayan, wala, down talaga lahat. So, sana matapos na itong COVID na to, magdasal po tayong lahat para matapos na po itong epidemya na ito, kasi masyado na po tayong naabala. Magrepent na po tayo lahat kasi karamihan po na nababasa ko sa mga social media, yun po siguro ang mensahe ng ating Panginoon, ng Divine Spirit, na tayo magrepent. Lalo na ngayon, Easter. Easter Sunday. Happy Easter po sa lahat. So, yun nga, nagmumuni-muni po ako. Iniisip ko rin dito. Parang nag-aalanganin rin kami. Kasi baka mamaya biglang pauwiin kami. Kasi, syempre, walang kinikita sila. Paano sila magpapasahod sa amin? Diba? So, pinapalangin din namin. Sana maayudahan din yung pamilya namin sa Pilipinas. Okay, bigyan nila yung pera sa amin para maipadala namin. Tapos sana kami rin, sana maging maayos yung kalagayan namin dito matapos na para matuloy-tuloy na yung pagsulong ng ekonomiya ng mga bansa. Mabalik na sa normal yung buhay natin. Pero mababalik po yan sa normal kung tayo pong lahat ay magkooperasyon na sana po huwag muna lumabas. Although bagot na po tayo kasi hindi na tayo sanay sa buhay na ganon. So parang nangyayari po ngayon, gusto ng panahon to na bumalik tayo sa basic. Diba? Sa naranasan natin ngayon, kahit may kotse kang maganda, hindi mo siya makapatakbo. Dahil bawal nga. Diba? Mga parties na wala, mga sosyalan, mga travel-travel. Parang bumabalik tayo dun sa basic. Na, nung mga 1960s, gano'n. Yun. Pero ngayon, totally talaga, sa mga panahon ngayon, bawal ka talaga magpaandar ng sasakyan mo pag wala kang permit, pag hindi ka frontliner. So, maswerte po ang Pilipinas, kasi kahit papano, meron tayong mga doktor, mga nurses, na talagang nagpapakabayani para sa ating lahat. So, sana po, pag sinabing social distancing, sumunod po sana tayo kasi sayang naman po itong mga nagpapakapagod na to para sa atin. Tao rin po sila, napapagod rin po sila. Sana mag-implement nitong social distancing na to, itong quarantine na to, yung mismong ilaw ng tahanan, mga tatay, nanay. Pero sa barangay, sa lugar po namin, nag-implement talaga nito mga sundalo at saka barangay. So, nagpapasalamat po ako sa kanila. So, ano pa ba yung pwede nating pagkakitaan after ng COVID? Siyempre, maraming nasabik sa pagkain kasi hindi nila nakain yung mga gusto nilang kainin. Siguro, papatukulit yung mga restaurant, mga kainan, bar, coffee shop. Yun, sabi-sabi nga dun sa iba kong nabasa, sa iba kong napanood sa social media, magkakaroon ng, yan, pagkasabik sa pagkain, tapos yung mga bakasyon na hindi natuloy, natutuloy na. So, ano pa ba? Patok na negosyo. Yun, pagkain, travel agencies, hotels, bar, coffee shop, malamang. Pero siguro, sundin pa rin natin yung tamang sistema ng social distancing. Mga disco, hindi ko lang magre-resume sila kasi parang hindi pa siguro. Kasi masyadong magiging wild yung sistema pag binuksan mo ganyan. Ano, diba? So, sana magdasal tayong lahat, maging maayos na tayong lahat. Makaligtas sana tayo sa epidemic na to. So, sumasaludo ako doon sa mga frontliners. Isa po kayong mga bayani. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyong walang sawang pagtatrabaho, pag-extend ng oras sa trabaho. Kahit na po yung iba minumura kayo, pagsasabihan kayo na hindi maganda, nandiyan pa rin po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Sana po maging maayos na yung sistema natin sa mundong ito. Sana po
bumalik na sa normal ang lahat para maging maayos na lahat. Yun lang po, maraming salamat. At salamat sa mga sumusubscribe sa akin. Yan, maraming salamat sa inyong panonood. Keep it up, guys. Peace and one love. Hello, mga ka-organic! Welcome back to my channel. At ngayon, gusto kong i-discuss sa inyo kasi may nabasa isang napaka-drama line. Sabi niya ganun, kailan nga ba nagiging mali ang pag-ibig? Naks. Parang title ng pocketbook niyo. O kaya naman title ng pelikula. Maraming nagsasabi, kailan nga ba nagiging mali ang pag-ibig? Doon sa mga babae, tanongin ko, kailan ba nagiging mali ang pag-ibig? Yon, may mga nabasa ako, may mga sumagot doon sa survey ko sa isang Facebook page ko. Sabi nila, nagiging mali ang pag-ibig kapag may physical abuse na doon sa partner. Sa between babae o lalaki. Nagiging mali ang pag-ibig kapag may sexual abuse between the two of you. Nagiging mali ang pag-ibig kapag nawawala na yung respeto sa bawat isa sa inyo. Yon.